Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin kung paano ka sasagot ng mga objections. So, very important ang pagsagot ng objections kasi most of the time, actually hindi most of the time, every time, yung objections ng prospects natin ay yung pumipigil sa kanila para mag-join sa business natin. Hindi lang pati sa business, pati sa products, ganun din. Anything that we sell, okay? Yung mga objection ng prospect natin, yun yung pumipigil sa kanila para mag-decide na sumali sa business natin. Sa ayaw man natin o sa gusto, talagang merong mga objection ng prospect. Sa totoo lang, mas maganda pag may objection ng prospect kasi ibig sabihin lang nun, nag-iisip talaga sila before they take action. Ang gusto kasi ng mga majority ng mga networkers, especially mga baguhan, ay wala pa masyadong experience, gusto nila ay sasali na lang kaagad-agad si prospect. Walang kahirap-hirap, papakita yung business, ang ganda, power, payaman. Sasali na kaagad si prospect. And napakadalang mangyari ng ganong kaso. Okay? Kung ikaw ay marami ka nang na-invite sa business mo, I'm sure, alam mo, madalang mangyari yung ganong kaso. Most of the time, meron talaga silang mga objections na binabato. And normal yun. Okay, normal yun. At mas maganda kapag yung prospect mo nagbibigay ng objection. Dahil katulad nabanggit ko, ibig sabihin lang nun, pinag-iisipan talaga nila yung decision na gagawin nila. So, ibig sabihin, pag pumasok sila sa negosyo, mas mataas ang chance nila na mag-succeed at magkaroon ng result kung talagang pinag-isipan nila. Kasi pinag-isipan talaga nila kung gagawin natin itong negosyo na to, kailangan masagot itong mga tanong ko. Okay, subconsciously, yun ang iniisip ng prospect natin. Para at least naiintindihan nyo kung bakit nagbabato ng objection yung mga prospect at para at least naiintindihan nyo na kung gaano ka-importante na marunong tayo sumagot ng objection. Mas mataas yung chance nila na mag-succeed at magkaroon ng resulta sa business natin kapag sila ay may mga objection kasi before pa sila sumali, nag-iisip sila ng mga, naiisip na ng subconscious mind nila na kung papasukin ko tong negosyo na to, kailangan alam ko tong mga to para pagpasok ko ay magawa ko na maayos. Kesa dun sa mga power na power, I'm sure na-experience mo na yung ganito. Diba yung share mo yung business, tapos yung prospect mo, wow, grabe, power, payaman. Diba, baliw na baliw, ang ganda, sobrang ganda, may mga tanong ka pa bago ka sumali. Wala na, diba? Gusto nang sumali, gusto ko na sumali kasi wala pa akong pera ngayon. Okay lang ba, gawa mo na ako ng paraan para magkapera. Diba, I'm sure, kung ikaw marami ka na na-invite, I'm sure meron ka na-invite na ganun. Kahit isa, may na-invite ka na ganun na klase ng prospect, power, ganda. So ikaw naman, diba, tonto ka, excited ka kasi ay, grabe, may pay-in ako. Sinabi mo na kagad sa upline mo. Sinabi mo na sa upline mo, sa mga downlines mo, kung may mga downlines ka na, sa teammates mo, may pay-in ako. Grabe, baliw na baliw siya. Di ba? Bula-bula ang bibig. Yung mga ganon terms. Tapos, kinabukasan, black ka na. Diba, kinabukasan, scene ka na lang, hindi ka na pinapansin. O kaya naman mag-chat sa'yo. Okay pa yun eh, mag-chat sa'yo, sasabihin sa'yo, ay, ayoko na pala. So, bakit nangyayari yung ganon? Okay, most of the time nangyayari yun dun sa mga prospect na walang ka-idea sa network marketing, yung first time nilang makita. Okay, kasi yung ibang mga networkers, nababanggit ko to sa ibang mga videos ko, kung matagal ka nang sumusubaybay sa akin, malamang narinig mo na to sa akin, mas gusto kong kausap yung mga negative kesa dun sa mga walang kaalam-alam sa networking. Mas gusto ko yung may alam. Okay, may alam sa networking, yung negative, maraming objection, mas gustong kausap yun kesa dun sa wala talaga siyang kaalam-alam. Why? Kasi pag napasali ko yung negative, pag napasali ko yung may objection, hindi na sila mani-negative ulit. Okay, I mean, hindi na sila mani-negative ulit about sa network marketing na wag mong gawin yun kasi yung mga nasa taas lang kumikita dyan. Yung mga ganong klase ng negative kasi ganon na sila dati. Unlike dito sa mga baguhan, dito sa mga walang kaalam-alam sa networking, baliw na baliw nga. Pag hindi yan nag-on the spot, hindi na sasali sa'yo. Malabo na sumali yan sa'yo. Bakit? Ni-negative sila. Lalo na kung hindi ka marunong mag-close, hindi ka marunong mga preemptive warning, hindi ka marunong mga ganon. Ni-negative sila ng mga kakilala nila. Ay, yung mga nasa taas lang yung mayaman dyan, hindi totoo yung mga ganyan, scam yan, pyramiding yan, bla bla bla. So sila, walang kaalam-alam. Siyempre, mas paniniwalaan nila ikaw o yung mas maraming tao nag-negative sa kanila. Siyempre, yun ang paniniwalaan nila. Lalo na kung cold market pa yung kausap mo. So it is very important na marunong tayong sumagot ng objection. It is very important, di lang marunong, master natin yung objection. Pero yung mastering, hindi mo naman agad mamamaster yan agad-agad. Huwag mo expect mamaster mo yan kaagad-agad. So, at least naiintindihan mo na kung bakit kailangan marunong at magaling talaga tayong sumagot ng objection. Hindi pwedeng optional lang yun. Kailangan natin marunong tayo nun. So, ano ba yung mga most common objection ni prospect? Actually, madami, pero ang pinakang common talaga na na-experience natin. Oh, para sa akin, based on my experience at experience ng team ko, number one is walang pera. Number two is pag-iisipan. Okay, number three is papaalam ko muna sa asawa ko, sa boyfriend ko, or sa magulang ko.
Number 4 is, di ba yan yung scam, yan yung pyramiding, yung mga nasa taas lang kumikita dyan, and then the rest. Okay, the rest. So, para sa akin, based on my experience, based on sa mga downlines ko na experience nila, madalas doon umiikot yung most common objection. Meron pang ibang mga objection tulad ng next time na lang, sali ako pag kumikita ka na, di ba? Very popular yan kapag ikaw ay baguhan, tapos in-scenario sa war market mo. Pero that doesn't mean na hindi mo na sila invitein. Okay, yung iba kasi natatakot na sa rejection kapag ganun yung sinabi sa kanila. And it's completely fine. Naintindihan kita, natakot rin naman ako. Na-experience ko rin, nasaktan din ako nung na-reject ako ng mga kilala ko, mga kaibigan ko. Pero it's completely fine and it's completely normal. Kung sakaling hindi na ipaliwanag sa'yo na upline mo, ako naman mismo magsasabi sa'yo, it's completely fine and it's completely normal. And by the way, I'm not sure pero possible na baka may mga naririnig ka na hangin. Nasa, kita nyo naman, nasa open area ako right now, nasa ibang lugar ako ngayon na nagsushoot nitong video. So possible may mga marinig ka na hangin pero bahala na yung editing, gagawa natin ang paraan. Ngayon naman pag-usapan natin yung apat na pagkakamali na ginagawa ng mga network marketers pag nakaka-encounter sila ng objection. And minsan nangyayari ito. Hindi, madalas nangyayari ito kasi nga hindi sila educated pagdating sa objection. And usually, especially sa panangyayari, karamihan ng mga network marketers hindi na-educate pagdating sa pag-handle ng objection, tamang pag-handle ng objection. Ang pinakang ginagawa na lang nila ng mga network marketers right now is yung ginagawa ng mga uplines is gumagawa ng mga uplines ng parang para mabaliw lang ng mabaliw na mag-decision blindly yung prospect. Okay? Or worse, pinagsisinungalingan. Yung taos, pinagsisinungalingan, magsinungaling ka na lang, basta mapasali mo. So, hindi tayo ganon dito sa Ethical Nation, okay? Hindi tayo namamawir. Okay, maganda lang talaga yung t-shirt. Okay, hindi tayo namamawir, hindi tayo nanloloko ng tao, hindi tayo nagmi-mislead, hindi tayo nagsisinungaling. So, kaya ko tinuturo sa inyo to, kaya tayo may mga videos dito sa Ethical Nation. By the way, kung first time mo manood sa akin, comment ka dyan sa baba para makapag-hi ako sa'yo. Actually, hi. Okay, para makapag-unhide din ako sa iyo dyan. Comment ka dyan sa baba kung first time mo na manood sa akin. So, apat na pagkakamali na ginagawa ng mga network marketers kapag nakaka-encounter sila ng objection. First is nagsisinungaling. Yun na, nabanggit ko. Nagsisinungaling. Kasi hindi nila alam yung sagot. Okay, mukusap na tayong ganun. Eh, hindi ko alam yung sagot eh. Kasi kapag ka, halimbawa, lalo-lalo na. Isa pa palang most common objection nito para sa mga baguhan na in-invite mo yung war market mo. Kumikita ka na ba dyan? Diba? Kasi first time mo, diba? First time mo, tapos shinare mo yung business, tapos tatanungin ka ng kaibigan mo, kumikita ka na ba dyan? Kung hindi mo alam kung paano sagutin yun, diba kakabahan ka? Kasi alam ko, kinabahan din ako, alam ko yung pakiramdam. So kakabahan ka talaga. Eh, bago ka pa lang, malamang di ka pa kumikita. Kung hindi ka marunong sumagot ng tamang objection, isipin mo, kapag sinabi ko hindi pa ako kumikita, baka hindi na siya sumali. Kapag ka sinabi ko naman kumikita ako, magsisinungaling ako, anong gagawin ko? Doon nagpapanik majority ng mga baguhan na network marketers. So, hindi tama na magsinungaling ka. So, huwag ka magsisinungaling. And hindi ko rin sasabihin na basta sabihin mo, ay, hindi pa ako kumikita dyan eh. And may tamang paraan. Okay, later on, i-share ko sa inyo. May tamang paraan kung paano. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!